Hi guys, ano, kumusta na? Long time no see. Oh, it's been a while na hindi ako nakapag-upload. Kamusta po kayo? Kamusta po ang aking mga kakonyang dyan? Mga ka-cheche at mga ka-auntie. Ayan, kamusta po? Oh. Para po dun sa mga bago sa channel ko, welcome to my channel. At para naman po sa mga dati na nakasubscribe sa akin, welcome once again. Ayan, welcome once again. Oh, for today's video, pag-usapan natin yung mga latest na mga balita na nagiging viral nitong mga huling weeks, no, or nitong halang mga buwan. Actually, tingin ko late na ako, eh, no, pero sa isang banda, isip ko rin, hindi pa rin ako late kasi itong issue na to is hindi lang naman to ngayon viral. Nagyayari talaga siya. Ang sinasabi ko kasi yung, recently kasi may nabalita or umikot sa social media dito na yung isang helper, nahulog sa bintana. Ayan. Namatay, syempre. 18th floor po yung kanyang pinaghulugan at ang samang palat is mala, saglit pa lang siya dito sa Hong Kong, 4 months pa lang. Actually, hindi ako masyadong familiar doon sa kanyang istorya ng that case kasi hindi naman yung tinututukan ko dito sa video nito. Ang gusto ko lang i-elaborate dito is yung mga namamatay nga dito sa Hong Kong. Ayan, isa na yan sa pagkahulog sa bintana. Ano? Kasi po dito sa Hong Kong, sa mga nakalang kong video at sa mga information lang, ang mga bahay po kasi dito more on flat or more on nasa building. So of course, building mataas. So yung ganun sa kaso ni kabahay, naghingi siya ng bintana, lumabas siya, nadulas siya. Of course, namatay kasi 18th floor yung kanyang pinaghulugan. Matagal na po kasi ipinagbawal yan yung paglilinis ng bintana dito sa Hong Kong dahil madaming nadidisgrasya. Kaya nga sinasabi ko, though medyo matagal na yung nag-viral video na to, alam ko itong topic na to is hindi naman siya dahil nag-viral lang, kundi talagang nangyayari siya. Kaya sa mga bago dyan, ha? Tatandaan, pag pinipilit kayo ng amo nyo maglinis ng bintana, sabihin mo, madam, bawal po yan, nasa batas. Pag ayaw pa rin ni madam, ay naku, sandali lang, tatawag po ako ng pulis. Huwag po kayo matakot na mawag ng pulis dito sa Hong Kong kasi po dito sa Hong Kong, patas naman sila. Pinapaliwanag sa bawat panig, ang tama at mali. Wala silang kinikilingan, hindi katulad ng sa ibang lugar. Well, actually, hindi ko naman sinasabing lahat, pero yun po is majority. Yan. Kasi sabi na nga natin, in every rules, there's an exception. Baka naman makatagpo kayo ng pulis na kumikili nga. Ito, mawag kayo ng panibagong pulis. Ganyan po ang advice ko sa inyo. Ayan. Ayun nga, si Kamay, naglags, nahulog siya sa bintana. So yun nga sinasabi ko, bawal po yan. Marami na po kasi recently na nagiging viral na nahuhulog sa bintana. Yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, bawal po yan. Sa totoo lang kasi napakahirap sa isang OFW na umalis ka sa iyong bansa na tangan-tangan mo yung pangarap mo para sa iyong pamilya tapos hindi mo lang siya matutupad, huuwi ka pang bangkay na. Ngayon, mahirap po. Bukod sa mga nahuhulog sa bintana, meron din mga nag-viral din dito na nalunod naman po sa ilog or nalaglag sa bundok. Ayan, yung mga day off po nila kasi sa pagkaka sa information din po, ang Hong Kong kasi marami siyang hiking spots. Syempre, sensya doon, di ba, ang ganda. Kaya nang iba minsan nakukulangan ng safety measurements. So, may mga kaso na nag-hiking, tapos hindi kinaya kasi high blood pala siya. So, alam na natin ang pag-hiking sobrang init. Ayan, minsan ang helicopter dumarating dyan para uhali na lang sila kasi nahimatay na sila sa gitna ng bundok. Yung iba naman, may mga kaso na palibhasa, magandang view, picture, hindi na inalintana yung kanilang safety. Ayun pa yung mga nagpo-post na nakahalos nakasabit na lang kayo sa mga bato para astig, iya nga, di ba? Para ang ganda kasi. Totoo naman yun, ako nga pangarap ko rin yun, kaya lang ano talaga yung tuhod ko, kaya ayoko rin. Pero para kasing ang ganda, di ba? Lalo na ipopost mo siya sa social media. Pero yun nga, okay naman siya. Basta siguraduhin nyo, may safety measurements kayo or safe kayo pag ginawa nyo yung mga ganyang pictorial. Kasi nga, it's either ma-disgrasya kayo, mabaldado kayo, o tuloy na kayong mamatay, hindi ba? Meron ding mga kaso dito na nalulunod, ayan. I think last year yun, may isang Indonesian naman siya, nag-viral din siya kasi nalunod siya doon sa isang lake dito. Yun din, picture din siya, tapos nadulas yata. Malakas yung currency ng tubig. Hindi naman masama mag-enjoy, lalo na pag day off. Sabi nga nung amo ko sa akin, bakit hindi mo i-enjoy yung pag-stay mo dito sa Hong Kong? Kasi marami ng foreigner, marami ng turista, di ba? Gumagastos pa sila ng pamasahe papunta dito sa Hong Kong para sila mag-adventure. Kaya ako nandito na ako sa Hong Kong, so pamapamasahe lang papunta sa mga ganun. Ano. At saka sa totoo lang, kung minsan, mas masarap yung ganun kasi healthy-wise yan, di ba? Na-burn yung energy mo. Pero yun nga lang, talagang ingat naman. Kasi yun nga, connected to my video or to my topic, mahirap kasi na ine-expect ka ng iyong kamag-anak na uuwi yung buhay tapos uuwi ka bang kayo na. Lalo na yung may mga anak na sinusuportahan pa. Paano naman na sila?
Bukod sa mga aksidente na nahuhulog sa bintana, nalulunod, yan nga, yung minsan tumatawid pa pala sa kalsada. Meron kasi kami dyan, no? Ingat-ingat sa ating mga kababayan. Meron din kasi dito na tumatawid lang sa kalsada dahil sa wala siya sa tamang tawiran, which is madala naman dito sa Hong Kong kasi halos naman lahat ng tawiran, ng kalsada dito is may right way na tawiran kasi jimokan ka dito. Pero syempre, alam naman minsan, ang mga Pilipino, or hindi lang mga Pilipino, marami namang ibang lahi, medyo matigas ang ulo, lalo na tagmamadali, dumadaan sila sa mga hindi tamang daanan, nahihit ng sasakyan. Minsan naman, kahit na nasa tamang daanan ka eh, may nag-viral kasi dito, talaga naman nandun sila sa zebra, di ba, tatawid naman to sila. Kaya nang accidentally, yung isang taxi ay lumaragasa, nawalan siya ng preno. So, yun po, may na-disgrasya din mga kababayan natin, at saka mga locals dito. Ang sinasabi ko lang talaga, ingat, dobling ingat, lalo na nasa malayo tayo sa ating pamilya. Yung disgrasya kasi hindi natin alam kung kailan darating, kaya mas mainam lang lagi tayong may baong pag-iingat. Ayan, isa pang dahilan kung bakit ang isang OFW ay umuwi mula ng buhay, eh dahil sa sakit. Ayan. Sakit naman. Kasi minsan, lalo na yung may mga binubuhay, may nararamdaman na pala, takot magpakonsulta sa doktor. Kasi malalaman daw naman sa sila, kaya nga tayo magpapakonsulta, di ba? Pero ako rin naman minsan, takot ako dyan. Kaya kung minsan, lumalalaan na pala, tapos magpapacheck up ka, stage 4 ka na pala. Yung ating kung ganun. Kung hanggat maaari po sana mga kabayan, pagpahalagahan natin yung ating kalusugan, kasi po yan ang ating pungunan sa ating trabaho. Tsaka pag may nararamdaman kayo, magsabi kayo sa pamilya nyo, para aware din naman sila. Tsaka magsabi kayo sa employer nyo. Actually, meron naman tayo, covered naman tayo ng ng insurance. Pero yun nga, sa sinasabi ko, iba-iba rin kasi na ugali rin talaga ng mga amo. No? May mga amo talaga supportive naman sa iyo. Kapag, katulad ko, praise the Lord, no? Praise the Lord and thanks to God, glory to God na yung aking amo is very, sila pagdating sa aking health. Meron akong every 3 months check up para sa aking blood pressure, alam niyo na, bumabata tayo, pati sugars or everything. Kasi nga, syempre, ang kaisipan nila, kung healthy ako, magagawa ko ng maayos yung trabaho ko. So, ganun. Ayun nga, may mga kababayan tayo dito na ang ganda-ganda pa ng post sa social media, ang saya-saya pa nila, mas magugulat ka nilang wala na silang buhay, nasa hospital na. May mga nangyayari po talaga dyan, lalo natin yung mga iba nating kababayan, iniisip yung magiging emosyon ng kanilang mga anak sa Pilipinas, pero sa isang banda dapat ho, alam nila yung kalagayan nyo, kasi baka mamaya may dinaramdam na kayo, nai-stress pa nila kayo, diba? Yan yung isa sabi ko, no? Ingatan natin yung ating kalusugan. Pag may mga nararamdaman tayo, pakonsulta tayo sa doktor, sabi tayo sa amo natin kung wala tayong pera. Kung hindi naman talaga si amo, yung mga public hospital naman dito, nag-ano naman sila eh, $50 na kasama na gamot. Ano? Pag public hospital kayo, pag hindi kayo inaintindi ng amo yung ganun, ako, mahirap kasi i-prioritize yung kalusugan talaga. Ayun. So, ayun yung pangalawang dahilan kung bakit ang isang OFW ay umuwi mula ng buhay. Pangatlo, at masasabi kong very common na dahilan kung bakit ang isang OFW, especially dito sa Hong Kong, is umuwi na wala ng buhay, is to suicide. Malungkot, no? Pero totoo po, marami pong kaso ng suicide dito. Yung mga natatagpuan na lang ng amo, nakabiti na dyan. O minsan, yung pagkahulog sa bintana, pinalalabas na aksidente, pero sinadya. Or, yung iba natatagpuan na lang sa banyo na wala ng buhay, ganyan. Isa pa pala, dagdag ko lang dun sa may sakit. Oo, meron din kaso niya na nakikita na lang sila sa bathtub kasi inatake na pala. Kaya yun nga, sinasabi ko, ingat sa kalusugan mga kababayan. Back naman tayo dito sa mga nagsusuicidal tendency. Ayun nga, kaya mga kababayan, alam naman natin na pumunta tayo dito, kalakip niyan talaga ipagsisikap at pagsasakripisyo. Konting kapit lang tayo sa may kapal. Alam ko lahat naman tayo may problemang dinadaanan. Hindi po solusyon ang pagpapahangatay para po matahasan natin ang ating problema. Andiyan si God, tumawag tayo, huwag natin wakasan yung buhay natin dahil lang nalubog tayo sa utang, problema dahil sa asawa, sa mga anak. Kasi pag namatay na tayo, wala na tayong laban, sumuko ka na. Kung ikaw lang sana, paano yung mga umaasa sa'yo? Ayan, nag-sermon ako. Hindi po kasi recently may mga napapabalita nga dito na natatagpuan na lang na nakabitin, nagpahamatay or nagbinte or tumalun niya sa bintana. Problema, syempre. Unang-unang problema nila dyan, problema sa pamilya. Kaya sana ha, lalo mga anak, konting consideration sa mga magulang niya dito. Malayo kasi kami, kung minsan yung mga sama na loob, dahil nandito lang siya, nakakakimkim lang siya. Tapos minsan hindi kinakaya, ayan na, nagiging dahilan na ng pag-iisip ng hindi maganda. Mga mister, konting lambing naman kay misis dyan. Hindi yung tatawag eh, para lang hingin ng pera. Hindi ko yan nilalahat at alam kung kakunti lang naman yan. Pero ang akin lang po, yung kami mga OFW, malungkot kasi dito mag-isa. Nakikita nyo lang kami masaya kasi day off, nakakasama-sama. Pero pag nasa kanya-kanya kami mga bahay, syempre lonely pa rin kami. Konting kamusta lang. Ganun lang naman yan. At kung minsan ang isa pang dahilan dyan, or madalas na dahilan dyan, nalulubog sa utang. Hindi na makabayad sa mga kabi-kabilang utangan dito. Nangyayari po talaga yan. Pero ito lang po masasabi ko, God is good all the times. Kung kayo po ay nasa sitwasyon ka,
hirap na kayo sa pagbabayad sa utang, meron po yung mga paraan, pwede po tayong makiusap. Huwag po natin kitilin ang buhay natin dahil lang po hindi tayo makabayad ng utang. Nahihirapan ako ipaliwanag itong part na to, no? Kasi nalulungkot akong isipin na maraming tao na bumibitaw sa pagtitiwala na makakasurvive sila din sa utang. Baka sabihin ng iba dyan, ang yabang mo kasi wala ka sa sitwasyon. Dumaan po ako. At dumadaan po ako. Umabay. Pero po, kapit lang po tayo sa may kapal. Kapit lang po tayo sa taas. Hindi naman niya tayo pababayaan. Ayun lang. Hindi naman kasi solusyon ang pagpapakamatay para matakasan mo yung problema mo. At saka ikaw nga makakatakas. Paano naman yung mga maiiwan mo? So, ganun. So, ayun lang. Actually, itong topic ko na to is, inano ko lang siya, yung mga dahilan kung bakit ang isang OFW, yung umalis ng Pilipinas na puno ng pag-asa pagdating sa Pilipinas, ibang time na. Yung po kasing isang reason na umuwi dahil minaltrato, namatay ng amo, masasabi ko siguro dito sa kung may nangyaring ganun o hindi ako sigurado dahil hindi naman ko pa siya na-research. Pero siguro kung meron man very, very minimal kasi po dito sa Hong Kong, hindi po siya tulad ng Middle East or ng Saudi na madali nilang magawa yung ganun kasi nakakulong yung isang helper sa bahay, diba? Minsan sa loob ng kontrata na 2 years, walang labas-labas. Eh, dito po kasi may day off tayo. Kaya kung talagang masama ang ugali ng amo natin, may nasisharean tayo niyan or nakahingin tayo ng tulong. Kung pag day off natin, pwede tayong humingi ng tulong. At saka, ayun nga, dahil ang mga bahay naman dito is dikit-dikit, kung di ka makagamit ng cellphone, magsisisigaw ka ng tulong. May tutulong naman talaga sa'yo para hindi dumating sa punto na ikaw masaktan o makitila ng buhay ng employer. Siguro pa meron din naman, pero hindi ako sigurado ha. Ayaw ko magmarunong ba sabihin. Iba, walang ganun. Pero, nangyayari po yan. Hindi lang naman dito sa Hong Kong, kundi sa ibang bansa. So, ayun lang. Ayun. Ano lang ako kasi din sa mga topics or sa mga videos na nagpa-viral sa ngayon dahil mga kababayan natin inawawala ng buhay. So, to summarize this video, tatlong rason, apat na rason na kung bakit ang isang OFW umuwi nang wala ng buhay. Unang-una ay sa aksidente. At pangalawa is dahil sila ay magkakasakit dito at hindi na nila nahihintay na umuwi sila ng Pilipinas. Pangatlo ay kinikitil ang kanilang sariling buhay. At pang-apat, namamaltrato o napapatay. Floor contemplation, isa sa example, pero hindi dito sa Hong Kong and Singapore, pero ganun pa man, may nangyayari. So, yun lang. For today's video, yun lang yung ating topic ngayon regarding sa mga buhay ng isang OFW. Sana may natutunan kayo or naipaliwanag ko ng maayos. Sa mga may kamag-anak sa abroad, konting suporta lang mga kapatid kasi ganun talaga ang buhay. Pinili namin lumayo para sa inyo. Alam naman namin yan. Desisyon namin yan. Ang amin lang, sana, sa mga panahon na nalulungkot kami, nandiyan naman kayo maasahan namin matawagan, makamusta. Huwag na tayo masyadong mag-away-away sa telepono kasi isang block lang yan. Marami nang tatakbo sa utak ng isa't isa. So, ayun na. Ang haba na ng aking ending video na to. Paalam na sa inyo lahat at salamat sa panonood hanggang sa panipagkikita natin mga kapatid, mga kanyang mga ka-auntie. Bye-bye!